guys, welcome to my blog, and today we're going to Kawasan, and this is the assembly point going there. So naa kami sa church sa Badian, so dili kamo mag assemble, and then in a few minutes pupunta na kami doon. So see ya. So along the way na pupunta na kami doon, and here we go. And this is some area na makikita mo along the way. So ito yung daan. So medyo mahaba-haba siya. Yes. Ang ganda ng river, ang ganda ng tubig. Since it was closed for a long time, so the nature heals. So maganda yung quality ng tubig, maganda yung surroundings, maganda yung nature, tsaka maganda yung mga trees. So ito na yung first fall. So yun, malapit na kami sa first fall. So dito merong rental. So merong tourist guide na 200, and then entrance fee na 50, and then rental ng life jacket na 50. And pagdating mo dito sa first fall, merong table na rental. So it's 300 pesos. So ito na guys, yan, nakikita nyo na. Ang ganda. Ang ganda ng Kawasan Falls. So this is the first waterfall na makita mo nyo dito sa Kawasan. Kaya punta na kayo dito. Ganda, oh. Yan. Ang linaw at ang lamig ng tubig. Sobrang ganda. Actually, the water quality, it's awesome. No, maganda. Magandang timing ngayon na pumunta kasi after a long break ngayon na sila nag-open. So ito yung surroundings na makikita nyo. Yan. Actually drone shot to siya, pero medyo hindi masyadong gumalaw. Ayan. So yan. Yan yung paligid ng waterfall sa unang bahagi. So meron siyang second at saka third na level. Oh, di ba? Ang ganda dito, guys. Kaya punta kayo dito. Just bring extra money lang kasi medyo maraming charges na hindi ko maintindihan, pero okay lang naman. So ito yung tubig. So masyadong, parang wala pa masyadong araw during this time, kaya hindi pa masyadong makikita yung tubig. Ayan siya, di ba? Ang ganda. So this is a drone shot para makita natin yung sa taas kung gaano siya kaganda, o ano yung itsura niya. Di ba? Ganda dito. So, di ko alam kung magkano yung pamasahe papunta dito, but kasi meron kaming sasakyan. But, from Lapu-Lapu City, siguro mga 5 hours travel na mabilis. So, kung mag-commute kayo, di ko alam kung magkano. Pero, ito siya, guys. Ito siya kaganda. Diba? Ganda. Saan ka pa? So yung water quality, masyadong malamig, masyadong malinaw, ang sarap sa feelings. So parang mawala yung antok mo pag lumusog ka sa tubig. Kasi sa sobrang lamig. But it's nice though. Kasi pag mainit yung panahon and then malamig yung tubig, ang ganda. Maganda siya sa katawan. Parang ninyo, ayan. So yan yung mga table dyan, yan. So, tag 300 yan, yung table na yan. So, dati kasi, nung pag nag-open na siya na regular, so, pwede ka dito mag-overnight. So, may mga, pwede ka mastihan. So, yan yung parang isa sa mga restaurant nila. And yun yung table namin. And, di ko alam kung pabagsak na yung drone. Ayan na, nag-landing na. Ayan, nag-landing na siya, guys. Yan. So ito yung kuha ko sa cellphone. Yan, di ba? Ganda.
ng linaw ng tubig at hindi crowded. So dito guys, sa third ano na to, sa third level, so dito na yung mga activities. So dito na yung may swing kagaya niyan. So yung rate dito is 10 pesos unlimited swing and slide. So mamaya makikita niyo sa video yung slide na sinasabi ko. So yan yung swing. So swing lang kami dito. So anim kami. So babayaran namin is 60 pero 50 lang yung sinigil sa amin. So okay na siya guys. So by the way, kung gusto mo niyo mag kung gusto niyo mag canyoneering, it's 1,500 each. So may mga pupuntahan pa kayo aside from this. So pero okay na kami dito. So okay na kami since budget tight kami and gusto namin mag-enjoy. So dito pa lang enjoy na kayo guys. So ang ganda ng ano nito, ng swing na to, medyo nakakatakot. Pag tiningnan mo parang okay lang, no? Pero pag nandyan ka na, ikaw na yung nagsiswing, akit ka dyan sa bato, tapos hawakan mo yung handle, nakakatakot siyang bumitiw. I mean, nakakatakot mag-swing. Kasi, syempre marami nang gumamit, so medyo basa na yung handle. So, iniisip ko na pag dumulas, parang ganun ba? Kaya, kailangan mong hawakan yung handle, ayun, sa atiluida. So, hindi siya masyadong nag-swing. Pero iulitin niya yun. So, yan na ako guys. Yan, di ba? Oh. Saan ka pa? So, pag bagsak mo, parang tanggal yung espiritu mo dahil sa sobrang lamig ng tubig and dahil sa medyo may konting takot. Pero, ano siya? Masarap. Masarap sa feelings. Masarap siya sa feelings. So, yun lang. So, kailangan natin tapusin yung video na to para medyo mahaba. Kaya ito yung mga swing experiences namin dun sa kawasan. Ayan. Ganun lang siya. Ayan. So, dito naman sa third level. So, ito yun. So, dito mo makita yung wala na siyang masyadong waterfall. Dito siya galing yung tubig, yung source. So, yan. Pwede kayo mapapicture dyan. So, ayan. Habang pinipicturean, may video. Masarap. Water massage. Oh, pwede ka rin ganun yung position. So, ako doon, nakaupo ako din doon sa may buta siya doon. So, ito yung slide. Ito guys, yung slide na tinatawag. So, part 2 ng bayad nyo sa 10 pesos. Kasama na to, mag-swing and mag-slide. Diba? Mura lang. So, yan. Yan. Pagbagsak mo dyan, parang mag-separate din yung espiritu mo sa katawan mo. But in a nice way. Yan na ako, guys. So, medyo natakot ako. Yon. Maganda siya. Masarap. Yan yung mga kasama ko. So, actually, mas yung slide na to, parang simple lang, pero mas nakakatakot siya compared dun sa swing. Siguro yung experience ba pag bumagsak ka sa tubig. Yan. Ubusin na namin itong video na to. Patapusin natin. Kasi baka titingnan nila yung YouTube na to, tapos wala sila sa video. Pagagalitan ako, guys. Diba? So, hayaan na lang natin. Panoorin natin sila yun. Diba? Ang ganda ng bagsak ni Ate Loida. Oh, diba? Ganun. Tapos, pwede na kayo mag-double. Like, couple kayo. Pwede kayo magsabay sa slide. So, ito si RJ at si Joe. Sasabay sila. Ayun, sige, pagbagsak. Hindi, bagsak ka din sa, balikat. Nauna.
So medyo ingat lang din. So meron kami video na lahat kami nandun. So ito, so sinubukan ko yung ano, Superman slide. Ako na yung tumawag ng Superman slide kasi pag ganun siya pa-dive. Yan. Yan, kasi feeling ko mas ano siya, mas masarap, mas madali, pero hindi rin. So ito na guys, ito na yung video na lahat kami makakasama mag-slide. So effort din to. Ayan, oh, siba, di ba? Oh, hindi kami makagalaw. Yan, so yan, medyo masakit yan kasi binagsakan namin yung isa't isa. Oh, pasalamat kami, buhay pa kami dyan. Yan, di ba? Oh, yung bata na yun, hindi namin kasama. Sobrang ninaw din ng tubig at malalim. So ito si Aikel, nitry niya yung anong tawag dito? Yung jump. Ayun. Sobrang taas niya. Pag tinignan mo dito, hindi siya masyadong mataas. Pero pag nandun ka na sobrang taas, kaya siya nang yung nag-jump dyan, hindi na kami. So ito na yung ano, pauwi na kami nito. Ito yung part pa ng fall. Siguro sa mga second fall to. Sa second fall so siya. So magpapipicture na kami sa mga ugat. Yung sa puno na yan, may mga ugat-ugat. Di ko alam kung anong significance na sinabi ng tour guide namin na masarap magpapicture dyan. So after ng picture sa ugat, yan, langoy-langoy na rin pabalik. Diba? Nagpa-picture din kami dyan na nakatahiyaya na lumulutang floating. So guys, yun na, paalis na kami. So pupunta na kami ng Hillmana. So that will be another video. Ciao! Thanks!